Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pwede mo namang i-distract si Adam pag may yata ng show. May nakikita siya tungkol sa kumpanya. Ngayon kasi akong gagawin pero sigurado ako na hindi sasangayin si Adam. Ay, ang ganda naman ng cellphone mo! Tawag mo na ako sa opisina. Eh, wala nang charge! May nakita akong charge. Hindi, nandito yung charger. Eto, Lance. Sandali, Lance. Aray! Ay! Bakit parang pinipigil mo akong kausapin sila? Oh, andayo pang tigitigo. Trabaho agad ang iniisip mo eh. Anong nangyayari ka? Pasok na po kami. Ibinigay na rin kasi ni Sir Lance yung lahat ng hinihingi namin. Hindi na natin pwedeng bawiin ang perang ibinigay ni Lance sa mga tao. You better be right. Because I'm giving this 1 month. At pag nagpatuloy na nalulugi ang resort na yan, I'm closing CamSur Resort! So, hindi tuloy yung strike. Bakit naman kasi binigay kagad nila sa hinihingi ng mga tao? Babe, relax ka lang. At least ngayon, makikita ni Papa na mahina si Lance. Na madali siyang bumigay sa mga demands ng tao. Na mahina siya. At ngayon, mali ang desisyon niya na isalba ang CamSur Resort. Ngayon, galit na galit sa akin si Adam. Eh si Papa? Ayun. Bibigyan sila ng 1 buwan para mukay ang lahat. Pagkatapos nun, sarado ang resort. Okay. This is good. This is good. Sirang-sira na ang pabili ngayon ni Lance. Di ba? Mm-hmm. 1 down. 1 to go. Mm. Ayos ba? Oh. Ayos na ayos. Isa ba? Ma, kailangan ko po ng tulong sa school. Ha? Nakita mo nga nag-uusap kami ng Tito Jacob mo. Mamaya na. Doon ka muna sa kwarto mo. Babe, punta naman tayo dito. Ganda dito. Hmm? Dapat kinuusap niya muna tayo bago siyang gumawa ng aksyon. Kasalanan ko ito eh. Dapat hindi ko siya pinayagang mag-takeover sa'yo sa opisina. I'm so disappointed over Lance. Hindi naman ho sa nakikialam ako. Eh, mabuti naman po ang intensyon ni Lance, Lolo eh. Gusto niyo lang ho talagang makatulong sa mga tao. Yeah, but at what cost? Eh, di ba kumikita naman ang kumpanya? Hindi naman siguro malulugi ang kumpanya dahil lang sa ginawa ni Lance. Hindi naman, pero malaking pera mawawala sa atin kung sakali. Eh, kung ganun po, eh di bigyan nyo na lang siya ng chance. Malay nyo naman ho, maging mabuti rin ang lahat. Saka, malay nyo, tama pala ang desisyon ni Lance. Uy! Una, ha? Eugene! Nagal ito. Ito na pala yung ate mo, eh. Aray! Eugene! Ipasok mo nga muna kay tate ito. Para sa kanya yan. Sige na. Uy, tiga lang, ha? Pasok. Ivan, pwede ba kita makausap? Oh, oo naman, siyempre. Komisyon mo. Okay, ha? Salamat. Sa susunod na buwan ulit. Good morning po, sir. Good morning, sir. Good morning po, sir. Thank you po, sir. Good morning, 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 sir. Welcome back, sir. Sir, welcome back. Thank you po si Increase. Ate, tay, sasali po kami sa showtime. Buti na lang pala, Eugene, nagmahal ka kay tatay sa pagsayaw, no? Pero talaga, yung sayaw nyo ngayon,
ibang-iba nung panahon namin. Nung panahon namin, mas malumanay, mas crass. Pero luma na tayo. Oy, 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 oy. Ang class, hindi naluluma, hindi nawawala sa uso. Anak, Aurora, halika. Pakita na, isayaw natin ito. Pakita natin, Gat. Kita yung panyo. Kaya ko na ito. Pakita natin din sa kapatid mo. Itinuro ko sa'yo, Gat. Sige. Twist! Twist! Agad na po. Mama, tayo na. Yeah. Ay, pa pala ni Tata Eugene, oh! Siyempre naman! Oh, Eugene, ito dito namin! Okay. Ganda ba? Igiling mo lang, anak. Mula po nung nirelaunch namin ng resort, tumaas po ang bookings namin by 85%. Gano'ng kabilis? Opo, Don Arturo. Malaking tulong po yung promo na buy one, take one. Madami pong turista ang nag-avail dito. Nag-invite din po kasi si Sir Lance ng mga ilang editors sa magazines. Kaya na-feature po ito sa maraming lifestyle magazines. At ini-endorse din po ito ng mga celebrities na madalas pumupunta sa CamSur para mag-surfing at wakeboarding. Mabuti kung ganon. Sana magtuloy-tuloy na. Mukhang naging uso po sa mga surfers at saka wakeboarders ang resort natin. Very good. Very good. Sabi ko naman po sa inyo eh, magiging maayos din po ang lahat. O ngayon, okay naman. Pero tingnan natin kung magtutuloy-tuloy itong trend na to. Bakit naman? Wala ho ba kayong bilib kay Lance? Hindi naman sa ganon. I'm glad it came out well. Pero ang laki ng risk ha, na ginawa ni Lance. Kung hindi ito nag-work out, ang laking impact sa kumpanya. Basta po ako, naniniwala po ako na tataas pa yun ng bonggang-bongga. Kahit po na sandali lang siya naging boss, malaki naman po ang naitulong niya sa mga tao ah. Okay naman po ang ginawa ni Lance, di ba Lolo? Mukhang ikaw ang bilib na bilib kay Lance, ha? Yeah. Eh kasi, mabait naman po siya eh. At kahit po hindi niyo nakikita, alam ko na may malasakit siya sa kumpanya. Na mahusay siya sa trabaho. Kaya po ngayon, napatunayan niya na yun. Siya nga po pala, Lolo. Uuwi lang po ako sandali. Kumusta na ang tatay mo? Mabuti naman po siya ngayon. Magaling na po ang paa niya. Kaya lang po, naghahanap po siya ng trabaho ngayon eh. Eh, wala pa po siyang makita. Pwede sabihin mo sa kanya, pumunta siya sa hotel at ako mismo mag-e-endorse sa kanya. Mabibigyan ko siya ng trabaho doon. Salamat po, Lolo. Arturo. Ako, Jinky, mahirap na. Eh, pag doon nagtrabaho si tatay, lagi silang magkikita ni Adam tsaka ni Lolo. Ano masama doon? Eh, yun nga eh. Hindi ko kasi nasabi kay tatay na napagkamalan akong jowa ni Eric. Eh, baka mabanggit ni Lolo yun. Tapos baka sabihin naman ni tatay na hindi totoo. Ako, bulilyaso lahat. Alam mo, sabihin mo na lang kay Manong Val yung lahat, tapos makinahit na lang siya. Keri na yun. Eh, parang hindi mo na makilala si tatay. Hindi nga marunong magsinungaling yun eh. Alam mo, nakukonsensya nga ako eh. Pinagkakait ko kay tatay ang isang disenteng trabaho. May na-offer ni Don Arturo. Eh, hindi ko naman kasi talaga pwedeng idikit ang mundo namin sa mundo ng mga Ledesma. Alam mo, friend, para hindi ka na mag-guilty dyan, hanapan mo na lang ng bagong trabaho yung tatay mo. Bagong racket, bagong gig, bagong booking. Oo nga, no? Ganun na lang din siguro. Ay, teka. Eh, nasan nga ba si tatay? Eh, wala sila sa bahay ni Eugene, ah. Nakita ko sila umalis kanina, bihis na bihis. Oh, isang daw ang lakad. Hindi ko nungos na. Yung chichika ko baba? Effort? Lolo, nakabalik na po ako! Lolo! Tay! Ako, Malo po. Oh, Eugene, anong ginagawa niyo dito? Tumawag sila pagkaalis mo. Eh, ako nakausap nila. Inibida ko na sila papunta dito. We'll have lunch together. Ang pamilya mo at pamilya ko. Lolo, kumain po kayo ng mabuti, ha? Thank you. Sige, maupo ka na, ha? Sige po. Malaking tulong sa bahay na ito, yan si Aurora.
Masipag yan at masinop sa gawain. Ay! Talaga kung ganyan yung batang yan. Maski nung nasa probinsya pa kami. Oh. Aba, itinutulungan po niya ako magbungkal ng lupa sa bukid. Talaga ho? Kailan yun? Noon pa po, nung bata pa ako, bago po ako nag trabaho at pumunta kung saan-saan. Eh, pati nga ho, yung anak ko ay nalagaan ni Aurora. Eh, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala siya. Aba, magandang ka palang yaya, na? Val, hindi yaya. Caregiver ko siya. Caregiver po? Oh. Marunong ganun, ate? Oo! Pinag-aaralan ko yun, no? Oh, Eugene! Hindi naman. Kain lang kain. Masarap to. Gusto pa na ulam? Oh, masarap yan. Oo nga. Jicel, pakiabutan mo nga ng baboy. Parang first time sa ulam, eh. Hindi naman po. Kumain po ko ng kwek-kwek kanina. Eh, salamat, ha. Ay, nasaan nga po pala yung mga apo ninyo? Ay, nasa opisina pa. Nabalita ko nga pala na naghahanap ka ng trabaho. Pwede kitong bigyan sa kumpanya ko. Talaga ho? Abay, maraming salamat po. Alam, kain kayo, kain. Papapaluto pa po ba ako, ma'am? Oo, parang kukulangin tayo. Cherry pie, Janice, magsain ba kayo at magluto pa ng ulam? Handa na ang lahat para sa stockholders meeting sa Friday. Pagkatapos ng meeting ay may inihanda kaming formal cocktails para sa kanila. Hey, hindi ba naudot na yung plano ni Adam para dun sa resort sa Australia? So, ano ang ipipresent mo? That was just a part of the agenda. Ang main book ng meeting nito ay para sa financial report ng itong huling taon. Sasama ko na din ng improvement sa sales ng CamSur Resort. Tiyak, matutuwa ang mga stockholders natin sa development na yun. Thanks to Lance. Adam. Hi. Ako nga pala si Eugene. Ako pala si Jicel. Kamusta ka? Okay naman. Pala Don Arturo, maraming salamat po ulit. At saka, pangako ko po, pagbubutihan ko po yung pagtatrabaho sa kumpanya nyo. Oy, walang anuman, Val. Basta tandaan mo yung sinasabi ko. Ang tawag mo lang sa akin, Arturo. Aray, kung nagkatuluyan yung apo ko at saka yung anak nyo, magiging tunay na magkapamilya tayo. Naku, Tay! Baka ho, mahirapan na kayo sumakay. Lolo, ihatid ko lang po sila sa labas, ha? O, Eugene, tara na. Salamat po. Tali ka na po, Tay. Sige po. Mauna na po kami. Salamat po ulit. Oo, ingat. Ingat kayo, ha? Anak, teka muna. Anak, teka muna, anak, ha? Ano yung sinasabi ni Don Arturo kanina? Namuntik na daw kayo magkatuluyan ng apo niya? Eh, Tay, baka mali lang ho ang dinig niyo. Ate, hindi na narinig ko. Teka, totoo bang nakatuloyan mo isa sa mga apo niya? Si Lance, no? Ha? Hindi ah! Kung mainit si Adam! Eh, mas lalong hindi. Tay, huwag niyo kasi ipintin yung sinabi ng Don Arturo. Eh, wala naman yun eh. Ayan ho. Para ho! O, Eugene, ingatan ho si tatay ah! Para po! Untay, sige na ho. Sige na, ingat ka na, ha? O, mag-ingat din, Eugene, si tatay. Ingatan mo, ha? Bye-bye po, Tay! Sige. Bye-bye! Bye-bye! Gusto ko pumunta ang buong pamilya sa stockholders meeting sa Friday. Kasama sa formal cocktails ang mga asawa at anak ng mga stockholders. Now, I want you all to mingle with them. Laki na susot ko. Don Arturo, kasama po ba ako? Siyempre. Ako tamang-tama, nagpagpatahin na po ako ng isusot eh. Pati si Aurora. Po? Eh, nakulo. Kahit hindi na ho ako. Hindi ba mas kisa na ako pumunta? Andok ka? Sige po.
Hahalap po ako ng uniforme. Kailan kita pinag-uniforme? Mag-gown ka. Gown po? Hmm. Kung wala kang susutin, pwede tayo magpabili kay Milo. Ah, hindi na, Lance. Okay lang. Meron ako. Lolo, pati po ba ang pamilya ni Ate Aurora kasama? No! Naku, Lolo, eh, hindi naman ako kailangan eh. Huwag na po. Ano ba't gusto mo pa yatang maimbitahan yung pamilya ni Aurora? Nagtanong lang naman po ako. Sa susunod. Kung magtatanong ka, siguraduhin mong may sense, ha? Hindi ko na nga nagugustuhan si Aurora. Ano pa kaya yung pamilya niya? Ha? At yung lalaking yun, ha? Kung makaporma, nakakadire. Huwag masyado lumalapit yun, baka mahawa ka. Ikaw naman kasi, baby girl. Iniinis mo pa yung mama mo. Alam mo naman yan. Oo nga po eh. Usually, hindi naman po ako pinapansin ni Mama. Pero nung lumapit sa akin si Eugene, doon ko lang po nakuha yung attention niya. Pasensya na. May pagkakulang-kulang yan, Mama mo. Nakagat kasi yan ang aso ng bata. Hmm? Masyadong maikli ito. Teka, ito. Pink! Ayan, mas bongga, mas girly. Oh, ayan. Jinky! Eh, pareho lang ito eh. Jinky! Ay, perfect. Ito na ang the one. See-through. Oh, yan ang in ngayon. Wala na bang iba? Oy, Sepet, pasok ka muna. Tara dito. So, ikli naman? Manicure set mo. Ay, bagay yung green na yan dito sa orange na headdress na to. Ayan, ginaganyan yan. Oh, diba? So, ganyan-ganyan ka lang. Eh, lalong hindi ko naman masusuot yan. Masusuot mo to. Nasuot ko nga eh. Thank you. Sakto timing mo. Pwede mong hiramin siya sa'yo ng gown? Ay, oo. Meron ako. Ginamit ko ng mayo. Bagay na bagay yun sa'yo. Halika sa amin. Ako, baka pwede na yun. Salamat, ha. Oh, thank you. Cheers. Thank you, sir. Don Arturo. Oh. Nice to see you. Looking good. Thank you. Good evening, Don Arturo. By the way, kumpadre, wala ako sa bansa nung namatay si Eric. Nakikiramay ako, kumpadre. Big blow yan para sa family, alam mo. Mabuti na lang walang nadamay si Eric nung mangyari. Aurora survived the accident. Okay. Aurora, yun ba yung kasama ni Eric sa kotse? Eric's fiancée, Aurora. Wow. Yes. Nice girl. I now consider her part of my family. Nasaan na siya? Wala pa. Siguro nagpapaganda pa. That's it. Bagay-magano talaga mga babae. Anong ginagawa niyo dito na mag-isa? Don't worry about me. I'm fine. Alam mo naman ako, ayoko yung nakikihalubilo ako sa maraming tao eh. Samahan na kita. Kumain na po ba kayo? Oo, I'm all right. Anak, huwag mo akong intindihin. Ako nang bahala dito. Alam mo, may dalawang babae kanina pa nakatingin sa'yo doon. Kausapin mo. Hindi kita iiwan dito. Anak naman, sige na. Okay lang ako dito. I'm fine. Don't worry about me. Malay mo baka ngayong gabi, makilala mo na yung babaeng papakasal mo. I doubt it. I'm okay. Sige na. Go ahead. Mingle. At least doon tayo. Pumasto. Kasama ni Lolo. Halika na. Hindi ako papayag na magsistay ka dito na mag-isa. Okay, if you insist. Ay, ako, ikaw, Adam. Alam mo kasing hindi kita hihindian eh. Let's go. Tama. Ay, gutom na ako. Ang ganda mo. Hindi, ah. Thank you naman. Luma ako na nga itong suit. Milo. Excuse me. Don Arturo. Hindi ba natating siya? Eh, sabi po niya pupunta po siya eh. Wala siya. Pwede tawagan mo siya. Sige po. Ano ma? Munso! Okay. Halika ka! Pihingin niya ako ng number niya ni Aurora. Ang
Alam ko wala siyang cellphone. Bakit wala pa ba siya? Eh, wala pa. Hinahanap na ng lolo mo. Nandito na siya. Don Arturo, andiyan na po si Aurora. God, what was he thinking? Cherry, di ba matagal mo nang hinahabol si Eric? And never mo siyang nakuha? Don't remind me. Oh, Lance, okay lang ako. Naku, sandali. Aray, naku, nabasa. Ay, ano ba yan? Masa kaya naman. Sandali, sandali. Ah, dito ka sa gilid. Baka malaglag ka na naman. Aray, sandali lang. Nabali. Hi, Adam. Will you dance with me? I already have a dance partner. Happy 18th birthday, Aurora! Pinipili kita bilang CEO ng kumpanya. You look lovely, Iha. Lolo, ipinili ko lang ata yung tao para purihin ako eh. Okay. Bakit ganyan ang outfit mo? Pang Santa Cruzan! Pang Flores de Mayo to! Irena, pangalang pahiram nito sa akin eh!